iyong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy tayo magdiwang sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na patuloy niyang isugo ang Espiritu Santo upang maging kaantabay natin dito sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo, kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako na isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi na siya nangangailangan ng anuman, kahit siya'y pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan.
Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanyang-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhab ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad na sinabi ng ilan sa inyong makata, tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawanlikha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon di pinapansin ang Diyos, andi pagkakakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon iniutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin siyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tiniya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig naming kayo'y mapakinggan uli tungkol dito. At umalis si Pablo. May ilan sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nangangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasama ang hukboroong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanya'y pangalan, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo rin na. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagkapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin nagmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat, nagsisimba, nagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos, at patuloy na humiling kay Jesus Nazareno na isugo sa atin ng Espiritu ng Katotohanan na tayo'y tunay na pagpalain at basbasan niya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. May mga bagay na nais ipabatid sa atin ang ating Panginoon sa ating paglalakbay sa buhay, lalong-lalo na ang papel ng Espiritu Santo sa paglalakbay na ito. Ang unang nais ipabatid sa atin, hindi natin alam ang lahat. Hindi natin agad nauunawaan ang lahat. Huwag po natin ito kalilimutan. Hindi natin alam lahat. Mismong si Jesus Nazareno na ang nagsabi sa kanyang mga alagad na marami pa siyang sasabihin sa kanila, ngunit hindi nila ito agad mauunawaan. Minsan sa ating buhay, tayo'y agad nawawala ng pag-asa. Minsan tayo'y gumagawa agad ng panghuhusga. Minsan gusto na natin tapusin ang ating buhay, lalo na kapag hindi natin maunawaan ang lahat. Siguro nga ang iba sa atin, huling puntahan na itong Quiapo dahil gulong-gulo na sa buhay. Hindi natin maintindihan ang mga pangyayari sa ating buhay. Kaya ang iba sa atin nagiging desperado, nagiging bayolente, nagiging mapanghusga. At dahil sa kainipan na hindi agad maunawaan ng lahat, lalong nagkakamali tuloy sa buhay. Nakita natin sa unang pagbasa, si San Pablo ay nangaral sa Atena, sa lugar na maraming matatalinong tao. Pero narinig natin, hindi siya tinanggap doon, lalo na nung pinag-usapan na
ang muling pagkabuhay ni Jesus sa Sareno. Hindi sila makapaniwala. Kaya sabi nila kay San Pablo, bumalik ka na lang sa ibang araw. Nasayang, nasayang yung pagkakataon para lalo nilang makilala si Jesus sa Sareno, para maniwala sila kay Jesus sa Sareno. At bakit nasayang ito? Dahil akala ng mga taga-Atena, alam nila lahat. Alam niyo raw mga kapatid, ang isa sa mga delikadong tao, yung akala niya, alam niya lahat. Pag may isang taong ganun ang gustong ipamuka sa atin, alam niya lahat. Isa lang ibig sabihin nun, hindi niya alam lahat. Sapagkat kung alam niya lahat, ang unang-unang dapat niyang malaman, hindi natin alam lahat. Sana hindi ho kayo nalito. Ang tunay na matalinong tao, minsan nakala natin, sino ba ang matalinong tao? Ah, maraming alam yan. O, alam niya lahat yan. Di ba, minsan nga, pag may mga nagkakainuman, bibiruan pa nila, oh, ito ang pinakamarunong eh. Ito pinakamaraming salita eh. Yung bawat bagay na lang, may opinion. Merong kagad masasabi. Di ba, minsan akala natin yun ang matalino eh. Yung alam lahat. Pero ang tunay daw matalino, mga kapatid, yung taong inaamin na hindi niya alam lahat. Yun ang tunay na matalino. Kaya, yun yung biyayang ipagdasal natin, mga kapatid. Una, huwag tayo kagad mawawalan ng pag-asa kung hindi natin agad maunawaan ng lahat. Kaya nga, sabi ni Jesus sa Sareno, ipadadala ko sa inyo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, para gabayan kayo sa katotohanan. Meron ba sa nagsisimba ngayon, dito sa simbahan, online, na nalilito ka ngayon sa buhay mo? Na marami kang tanong, bakit? Bakit nangyayari ito? Bakit nangyari ito sa asawa ko, sa anak ko, sa negosyo ko? Bakit nangyayari ito sa bayan natin? Dumulog tayo kay Jesus sa Sareno upang isugo niya ang Espiritu Santo sa atin upang tayo magabayan. Sapagkat ang tunay na bukas sa Espiritu Santo, bukas din sa katotohanan. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag mong hatulan ang kapwa mo, tuldukan ang kapwa mo, at lalo't higit, huwag mong tuldukan ang buhay mo. Sapagkat hanggat nandyan si Jesus sa Sareno, nandyan din ang Espiritu ng katotohanan. At ikalawa, ipagdasal nating maging mapagkumbaba tayo, na hindi tayo maging mapagmalabis, mainipin at agad inaakala alam na natin lahat. Dahil baka magulat ka pagdating ng panahon, maling-mali pala ang akala mo. Ang tunay na matalino, ang una niyang alam, hindi niya alam lahat. At dahil hindi niya alam ang lahat, ang tunay na matalino, mapagkumbaba, marunong magtanong, at higit sa lahat, marunong tumawag sa Espiritu Santo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, salamat po at hindi niyo kami iniwan ng lubos sapagkat ibinibigay niyo sa amin ang Espiritu Santo. Kailangan namin ang Espiritu ng katotohanan sapagkat marami kaming hindi naiintindihan at nauunawaan sa buhay.
Marami po kaming tanong. Marami kaming agam-agam. Marami kaming inaalala. Pero hindi kami panghihinaan ng loob. Sapagkat alam namin, mahal na pong Jesus sa Sareno, naririyan ang banal na Espiritu na ibibigay mo sa tumatawag sa iyo. Patawad po sa mga pagkakataong naging mayabang kami, sa mga pagkakataong iniisip namin, alam namin lahat na nasa amin ang mga kasagutan. Turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba upang maging bukas kami sa Espiritu Santo, maging bukas kami sa iyong katotohanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan. Ang ating tugon, akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil, o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin, alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iyong panating kahilingan. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipu muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at ang tapin ang alak na ito. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay
na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-alay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Tuwing banal na misa, isinusugo ni Jesus Nazareno at ng Ama ang banal na Espiritu. Buksan natin ang ating puso. Patuloyin natin ang Espiritu ng katotohanan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami naging mayabang, mapanghusga, at inaakala namin na alam namin ang lahat. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubugad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus ay ating Diyos.
kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong sa ating simbahan. Salamat po sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Meron po tayo mga kapatid na nasunugan dito sa Santa Cruz, kaya tumulong po tayo sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin maging mapagmalasakit, matulungin sa ating kapwa. Ang tunay na matalino tanggap niya na hindi lahat alam niya, na hindi lahat agad-agad mauunawaan. Kaya nga't dumulog tayo kay Jesus Nazareno na ipadala niya sa atin ang Espiritu ng Katotohanan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at katotohanan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inuwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inuwalhati ka na amin.